bago pa ang big time na dagdag singil sa kuryente. Alam nyo ba na kahanay na ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamahal na singil sa kuryente? Naku, tumaong pa ang dagdag singil ngayong magpapasko kung kailan mas madalas tayong gumagamit ang ating mga appliance at nariyan pa yung ating mga Christmas lights. E paano na nga ba makapagtitipid? Kahit maliit man lang, ano po, hindi naman nawawa para hindi mawala din ang saya ng Pasko. Mula sa Policarpio Street sa Mandaluyong, nakatutok live si Pia Arcangel. Pia! Mel, mahaba-haba pa nga ang Christmas season kaya matagal-tagal pang mananatili nakailaw ang mga Christmas display dito sa Policarpio Street sa Mandaluyong. Kaya naman eto at nakaamba ang isa na namang power rate hike ay kanya-kanyang diskarte na ang mga residente rito para naman daw di gaano kasakit sa kanilang bulsa ang magiging gastos nila. Halimbawa sa bahay ni Mrs. Norma Lim na dinarayo for the past 16 years dahil sa mga maniningning na Christmas display, sari-saring pagtitipid na ang ginagawa. Yung Christmas lights niya LED na raw para mas tipid. At 5 oras lang din nakabukas kada gabi ang kanyang Christmas lights display mula 6 p.m. yan hanggang 11 p.m. At yung kanyang mga appliances, tinitiyak daw ni Mrs. Lim na nakapatay kung hindi naman ginagamit. Dapat tipid din. Pagkagamit, patay ka agad. Pagtapos ng gamitin, patay. Lahat patay ng patay para makatipid tayo kahit sa mga appliances. Pag hindi na nanonood, patay na kagad. Tapos pati Christmas Eve. Oo. Karaniwan, tuwing Disyembre, aabot sa mahigit 20,000 piso ang electric bill ni Mrs. Lim at hindi na nakapagtatakang may kalakihan. Lalo't ang Pilipinas kasi ang isa sa mga bansang may pinakamataas na singil sa kuryente sa Asia at Oceania ayon sa Japan External Trade Organization Survey noong 2012. Ang Maynila at Cebu, nasa top 5 cities sa naturang rehiyon na may pinakamahal na kuryente. Sunod lang sa mga lungsod ng Sydney, Australia at Naha at Yokohama sa Japan. At dahil sa nakaambang power rate hike, malabong matanggal ang ating bansa sa listahan. Kaya naman ang grupong NASICOR o National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated umalma sa panibagong rate hike, lalo na sa timing nito. At kasabay nito, nanumbalik ang panawagan nilang ayusin ang sistema ng pag-adjust sa singil sa kuryente. Kailangan baguhin na ng Energy Regulatory Commission itong pamamaraan ng pag-a-adjust ng presyo ng kuryente sa generation charge. Kapagkat lumalabas na nakawalan ng regulasyon dito sa generation charge, ay walang proteksyon na natatanggap ang mga consumers dito sa automatic adjustment sa generation charge. Kaya naman Mel, habang hindi patiyak na di na muling magtataas ng singil sa kuryente, kanyang diskarte muna ang mga kumokonsumo nito. At kanina nga, doon sa ating pakikipag-usap kay Mrs. Lim, sinabi rin niya na kahit papano, kahit tumaas nga yung singil sa kuryente, ayaw naman niya masyadong tipirin no, yung mga dumarayo dito dahil isa raw itong paraan para magbigay kasiyahan sa kanila. Pero sabi nga niya na kung dati 6 to 11 p.m., baka gawin na lang daw nilang 6 to 10 p.m. ang pagpapailaw dito sa Policarpio Street. Mel? Buti na lang, maraming pambayad si Mrs. Lim, ano? Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel.